Kakain sa kutinyo lang po sa upuan. Nung po kayo po ay tumanggap sa mensahe, lapag po pa sa kaluban nyo o gusto nyo rin yan? Nung muna kasi nga, kailera po. Ang nasa nila ng puso ko na pumatay talaga. Ang nasasabi ko talaga sa tatsuhin ng Jesus ko, wala nang ibang Diyos sa akin ng demonyo. Direct yan sinasabi ko. Pero mga kapatid, lumagat na ako ng prayer meeting. Patagang makakasaan. Ito yan. Nung magandang ako ng prayer meeting na, bigla na lang akong nag-iyak at kayong luha ko at kayong puro ng side na. At ang susunigaw ko na may pakisusin. Pero hindi po naman talaga ginusto talaga yung ano. Kasi labigat kailang ako talaga. Kaya pumatay ako. Kasi sinunto ako ng sigay. Siyempre, may pride kayo, hindi lang waray-waray. Hindi po ang waray, hindi matutumbang. Yan ang nasaisip po natin, yung right na waray-waray. Pero ngayon, yung time na yun, so talagang totoo yan at pagtawag ng Panginoon din natin na dumarating. Kaya ito po lang nalaman na ako ay part of that. At kaya tinanggap ko na ng puso ninyo. So meron din pong pagtanggap. Yes, kasi may mga mga kong sinili yung may pero tatlo. Tapos ako na lang po. Di ba po nabasa nyo kanina sa 1 John chapter 3? Di ba po may nabanggit na works si Cain? His works were evil. Yes. So meron din pala siyang works na siyang na alam na ng Diyos bago nakatatali mo tayo. Okay na yan. Pag-isa ka lang. Sige lang. Kasi mga kapatid, God and man's object of man's object object of worship. Ba't sila yung kahit sinong tao, wala na sa family nyo mag-worship. Kaso nga lang, wala siyang representation. Ito si Cain, wala talagang pinili ng dati sa Diyos, kaya mag-ahain niya. Gusto na mag-ahain. Kasi nag-ahain sila doon sa garden ng ito. Paglapan sila doon, pinaraya sila. Nag-ahain sila, kaso lang, wala siyang kapayagan, sabi ng prophet. Kasi bakit? Alakala niya, akala ang mga magulang, nagtakala sa mga gita ng pagkain ng magsana. Pero sabi niya, hindi tinanggap yun. Kaya tinanggap niya si Abel. Nagtuti niya, walang masama na hindi gusto mag-ano, maglipot sa Panginoon. Kaso na lang, hindi katanggap-tanggap ang kanang ano, kain sa Panginoon. Kailangan doon. Kaya si Abel, tinanggap niya kasi ang alam niya, talagang nagtakala ng mga magulang may gaglan. Okay, kapayaan siya. Last question na po. Kundi pinanggit nila yung gawa ni Cain, di ba? Ipinahin niya, maliit kain siya. Sige, magandang punto siya. Pangalong, ito last question. Pinanggit niyo po kanina yung bloodline. Naniniwala po ba kayo na ang kaligtasan natin ngayon dahil sa dugo natin o dahil bago pa itatala na sa libutan ay nakita na lang ng Diyos sa Romans 8:28 na iibigin natin siya? That's right. Kasi bakit? Yung sinasabi mo naman doon na for the provision of God, talagang yung ngayon sa akin, ang Panginoon Jesus Cristo, napotin na yan. Doon sa kanyang kaisipan. Sabi sa Revelation 13:8. So hindi dahil sa dugo? Oo. Hindi natin dugo. Sa pamamagitan ng dugo ng Diyos sa tumukos. Halimbawa, when you are the part of the blood of God, sa tanggap ka kasi one week kapahagi ka. Amen. Gusto ko lang balikan natin ang ating topic sapagkat medyo napapalayo ito lang sa aming sa pag-destination yan. Ang number 2. After the flood, how uncertainty will be in Jesus. So pagkatapos ng baha, paano lang patuloy ang building ng serpente. So, dito po, meron po ang pabasahin sa Bible. Ewan ko kung natanapin ito na karamitin. Pero wala po ako.
Parang gusto i-share kung sino ang ginamit ng sabihin, ano namin, at bakit nakatawid sa... Pati hawak ah. For that alone. Dito sa Genesis chapter 9, pakikosahin po namin. Sa verse 17, dito na po isa natin. Alam natin yung naligtas na pagkaplan ay walang lamang kaluluwa. Si Noah, sa kanyang asawa niya, yung tatlong mga anak niya na si Shem, Ham, and Japheth at kanyang mga asawa. So dito, mari, ito ang pinatalakay natin ngayon, bakit nakatawid ang serpent seed sa after the flood. Meron mo nang babasahin dito sa chapter 9, verse 17, and God said unto Noah, this is the token of the covenant which I have established between me and all flesh that is upon the earth. And the sons of Noah that went forth of the ark were Shem, Ham, and Japheth, and Ham is the father of Canaan. So, these are the three sons of Noah. And of them was the whole earth overspread. Uh-huh. And Noah began to be a husbandman, and he planted a vineyard. And he drank the wine, and he was drunken, and he was uncovered within his tent. Pansin natin mga sarihan, he was uncovered within his tent. Yan po ay may tinutukoy po yan ang meaning, ang simbolika lamang po yan. O figurative speech. And Ham, sabi dito, the father of Canaan, pansin natin sa verse 3, to dito po tayo mag-focus, so, the nakedness of his father, ano po natin, and told his two brethren with us. Verse 23, and Shem and Japheth took a garment, laid it upon both their shoulders, and went backward and covered the nakedness of their father. And their faces were backward, and they saw not their father's nakedness. So, pansinin natin dito sa 22 na sumagdanan, Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father. So, dito na rin natin itutuloy, bakit ka kapag crossover, yung circumcision na kung saan alam natin ang sabi ni Brother Branham, yung spirit hindi po namamatay yan. Magpapatuloy po yun hanggang sa White Room Judgment kahit yung spirit ng demon na po si Stuart Wright. Then, ito pong ham na ito itong ginamit ngayon ng serpiente. Para sabi nito, para makita kaubaran ng kanyang ama. Anong ibig sabihin na nakita ng kaubaran na yan na magiging sagi para magawa siya ng magalit siya ng serpiente o serpiente? Siguro, makikita natin dito, there's something na may mas mabigat pang nangyari sa Bible na sabi nakita ng kaubaran. Kung titila natin ang Deuteronomy chapter 27, verse 20, pakipukas naman nga sa pakiklas sa Deuteronomy chapter 27. Verse 20. Sabi dito, cursed be he that lieth with his father's wife, because he uncovered his father's skirt. And all the people shall say, Amen. So makita natin dito, itinago naman ng Bible, nagkaroon ng pagminiig si Siha at yung asawa ni Noah, si Mrs. Noah. Yan po sinabi sa Bible, sumpain. Kaya sabi ni Noah dito, sumpain, banda dito sa itaas. Sabi dito, banda dito sa ibaba, babasahin natin mamaya. Isa pang talata, bago basahin natin yung sumpa ni Noah kay Ham sa Leviticus chapter 20, verse 11. Pakibuksan lang, pakiflash. Sabi dito, and the man that lied with his father's wife hath uncovered his father's nakedness, both of them shall be surely put to death, their blood shall be upon him. So dito po makikita natin ang dalawang talata na meron
nagaganap ng pagliliin ng mother at ng minsan, na kaya doon tinagulan mo sa Biblia na nakita ang tawag sa tawag ng Ama. So mababasa din natin sa ibang scripture yan, ginagawa na po ng Iplas, basa sa Gitan sa Leviticus 18, sa Ezekiel 22, basa sa verse 10 to 11, sa Leviticus 18, 6 to 18. So dito po mapansin po natin, ang sabi ni Brother Branham, ay bilik na hindi na po doon sa pamagitan ng blood. Makikita natin yung certain sin, alam natin din naman yung sin na tinutukoy yung literal na sin, yung spiritual sin, yung sin sin of God. Ang sabi ni Brother Branham, nagkaroon ng intermingling. Amen. Nagkaroon ng intermingling ngayon, ay mapapansin po natin yung mga, yung naghalo-halo na po yung lahi. Sa pag-asa, kung ano natin sa Pilipinas, marami ng lahi ng sumangkot sa atin. Ganun din sa mga ibang bansa. Kaya nagkaroon ng intermingling. Ngayon, makikita mo na ngayon ang isang tunay na God's seed o children of God sa pamakitan ng salita ng Diyos. My sheep hear my voice. At ang mag-reject sa mensahe, which is the voice of God in the last days, yan ang pagpapunan, hindi talaga siya children of God from the other side. So dito makikita natin ba na crossover. Therefore, yung serpent sinet sa ating panahon, dahil po sa nangyari, Lord, doon po sa ginamit muli ng isang tao na si Ham, pinusis po siya ng devil, kaya nga as a spirit, sabi dito ni, sa Genesis, palingan po natin, sa chapter 9, ang sumpa ang bars ni Noah sa kanya anak, sabi dito, sa verse 24, kung 25, pakiplas mo. And Noah awoke from his wine, at isa naging drunken master si Noah, but after the flood. And knew what his younger son had done unto him. Ito na, sa verse 29, and he said, Tars be Canaan, a servant of servant, shall he be unto his brethren. So yan po lang mga kapatid.